Kumusta mga idol? At welcome sa ating YouTube channel. Gaya nila ay pwede ka ring manalo ng ating NBA shirt. Sundin lang ang mga sumusunod. Malay mo ay isa ka na sa pwedeng manalo ng ating NBA shirt. Here's your Kuya Tabs! At pag-uusapan nga natin ngayon si LeBron James at ang team ng Los Angeles Lakers. Yo mga idol, dito nga ay alamin din natin kung ano nga ba ang plano ng Lakers at ni Coach Frank Vogel para nga sa medyo mahaba-habang pagkawala ni Anthony Davis. Yo mga idol, isang malakas na LeBron James nga ang nakita at napanood natin kontra nga sa Minnesota Timberwolves. Dito nga mga idol ay panay nga ang paggawa at pagtira nito sa paint at ang nakakagulat pa nga dyan ay ang madalas na pagharang sa kanya ng hindi lang dalawa. Minsan nga ay tatlo pang player at hindi nga ito mapigilan. Sa ngayon nga mga idol ay desidido si LeBron James na manalo sa mga darating pang games nila. Inaasahan nga na halos 9 na larong mawawala at hindi pa makakapaglaro si Davis dahil nga sa calf sprain nito o pagkapunit nga ng muscle fibers nito sa likod ng hita. At posible pa nga daw na makabalik sa game itong si Davis bago matapos ang off-season. Samantala mga idol, dahil nga dyan ay mas malaking part nga ngayon ang inaasahan ng Lakers sa nag-iisang all-star player na to na si LeBron James. Sa huling laban nga nito ay parang nag-super saiyan pa nga ito sa lakas ng opensa nito. Gumawa lang naman si LeBron James ng isang double-double with 30 points, 13 rebounds, 7 assists at may kasama pang isang block. Samantala ang sabi nga sa interview ni Coach Frank Vogel ay wala naman daw ngang player na pwedeng pumalit dito kay Anthony Davis. Kung susugod nga daw sila sa gera ay tiwala nga siya sa mga kasamahan niya. Dagdag pa nga niya ay ipapaubayan na lang daw niya kila Mark Gasol at Montrezl Harrell ang pagpapalakas ng kanilang depensa. Sa kakatapos ng game ay si Montrezl Harrell ay gumawa lang naman ng 17 points, 6 rebounds at 3 assists at may kasama pang isang block. Samantala kay Mark Gasol naman ay gumawa ng 11 points, 5 rebounds at may dalawang block. Yo mga idol, ngayon nga ay wala na sa option ng Lakers ang kumuha pa o magdagdag pa ng panibagong player para sa team. Sa halip nga ay si Kyle Kuzma na nga lang daw ang halili sa posisyon na naiwan ni Davis. Inaasahan niya ang pag-stand out nitong si Kuzma sa mga susunod pang mga laro. Samantala itong si LeBron James naman mga idol ay hindi nga minamadali ang pagbabalik nitong si Davis. Mas gusto pa nga daw nito ang makapagpahinga ito at makapagpalakas. Mahaba-haba pa naman daw ang off-season at kung babalik nga daw ito ay mas maganda kung nasa 110% na ang kondisyon nito. Yo mga idol, kung may comment kayo or suggestion ay mag-comment lang at pag-usapan natin yan sa comment area. Maraming salamat po mga idol. Mag-iwan ng comment, like, share, and subscribe. Ito ang BGC Sports TV.